Nicole and Chris. Matagal nyo na akong tagapakinig at follower sa social media. Itago nyo na lang ako sa pangalang Celine. Sumulat ako upang ibahagi ang aking kwento. Sana wag akong ma-judge masyado ng mga judgmental sa paligid. I am a mom to 3 kids. Nasa abroad ang asawa ko. Secret lang natin, ha? May karelasyon ako ngayon. Nako! Yan na tayo, eh. Paano pa naging sikreto to? Ayan na nga, eh. Kaya nga tinago na lang natin sa pangalang Celine. Nako, kasi... Kilala ko yan. Ay, dami tayong kilalang ganyan. Nako. Itago na lang din natin siya sa pangalang Brando. Hiwalay siya sa asawa. Matagal ko na siyang kilala dahil kuya siya ng friend ko. Yung mga nanay namin, magkaibigan. Tapos yung mga tito ko, tropa niya. Talaga namang nanlalaki ka pa dun sa within the circle, ha? Ano ba? Tsaka tagong-tago yung pangalan mo, pero yung ano, yung sitwasyon. Correct. Pag may nakikinig sa atin na kamag-anak mo, kakilala ng asawa mo. Ay, sabi niya, confirm. Kaya pala malagkit ang mga tinginan, ganan. Hindi na sikreto yan. Hindi na. Mm-mm. It all started nung nag-inuman kami isang beses. Ayan na, kapag ka may alak, may balak talaga naman. Ang saya-saya namin. After, nagulat ako na he chatted me. Ang bilis na mga sumunod na pangyayari. Nag-chat siya ng I love you. At dahil type ko rin, naging kami. Ang sweet niya, araw-araw he calls me and he chats. Best friend and lover rolled into one. Nahumaling ako sa kanya to the point na inisip ko na makipaghiwalay sa asawa ko. Hindi siya pumayag kasi wala pa daw 1 month kami at wala pa daw akong trabaho. Last November 12, birthday niya. Aba, mainit-init pa, partner, oo, ha? Oo. Ano kayang ganap? Excited kaming dalawa kasi magkikita kami ulit. Ang saya ko kasi nakasimple pa akong yapo sa kanya habang naghahanda kami para sa inuman. Yan, mga patago, di ba? Nalasing ako that day. Itong nanay na to. Itong nanay na to, parang laging umiinom. Parang laging may ganap, no? Ako nga. Naghahanap ng ganap. Nung Monday nga na nag-wine ako, na sabi sa akin na asawa ko, bumili ka ng ganito, current yung bilhin mo. Sabi ko, current talaga? Wait na lang, sabi ko. Parang nagigilty na ako. Anyways, walang judgment. Ikaw parte, judge ka agad. Hindi mo tinatapos yung kwento. Dami mong side comments. Dami mong ano, eh. Dami mong comment, eh. So anyway, nung November 12, birthday niya, excited kaming dalawa kasi magkikita kami ulit. Ang saya ko kasi nakasimple pa akong yapo sa kanya habang naghahanda kami para sa inuman. Nalasing ako that day. Napadikit ako sa isang tropa niya na nakilala ko din naman dahil taga dito lang din sa amin. Nagalit siya at kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi sa akin. Sa dinami-dami daw ng lalaki, bakit daw yung tropa pa niya? Ayaw niya na daw sa akin. Kung gusto ko daw, doon na lang daw ako makapagrelasyon sa tropa niya. O kaya naman, mag-focus na lang daw ako sa pamilya ko. Umayos daw ako kasi may asawa ako. Sa kanila lang daw kapag naghiwalay na kami ng asawa ko. Yun daw ay kung pwede pa siya. Humingi ako ng second chance pero ayaw na niya. Diring-diri siya sa akin. He blocked me sa lahat ng social media accounts. Miss ko na siya tambalan. Namimiss ko yung mga tawag niya. Namimiss ko yung mga tawa niya. Namimiss ko yung lagi kami magkausap, yung sinasabi niya sa akin ang lahat ng mga galaw niya. Nicole and Chris, alam ko namang mali ang nararamdaman ko dahil pamilyadong tao ako. Eh, yun naman pala, tehe!
Alam mo naman pala eh. Ayaw na naming tapusin. Ano bang gusto mo? Ito na lang sabi niya. Hindi ko lang talaga alam kung paano ako magsisimula ulit nang wala siya sa buhay ko. Salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Ang inyong tambalanista, Celine. Celine, ha? Akala ko, iikot ng eksena doon sa ano, pagkatapos ng inuman, oo, anong ganap. Akala ko naman, partner, oo. Yung sinabi niya na dikit lang siya doon sa tropa, wala namang naganap, di ba? Parang napadikit lang siya doon sa tropa. Oo. So ngayon, Gina G si ano, Gina G yung boyfriend. Si Brandon. Oo. Kasi daring-dari sa kanya and all. Mm-hmm. Medyo hindi magandang, eto na lang, para na lang matulungan kang ma-forget si Brando. Kasi parang hindi mo yata gets na pamilyado ka, girl. Alam naman daw niya, pero hindi niya gets. Oo, parang hindi mo maisabuhay. Oo. Hindi mo, ikaw yung mga, sorry, sabi mo nga kasi bago mag-start, no, na walang judgment mula sa judgmental. Pero sorry, judgmental kami. Pero ikaw yung mga tipong, yung mister na OFW na hirap sa ibang bansa, tapos yung missis, dito, landi-landi, lasing here, there, and everywhere, with three kids, iba din. Nakakahiya naman sa asawa mo doon, diba? Correct. Anyway, so well, katulad nga na lagi natin binabanggit, partner, sa every Burnay story natin, we only rely on the details na shinare sa atin. Mm-mm. So hindi rin natin alam yung detalye ng mister niya abroad, kung ano yung nangyari, which led to you to being a malanding missis, ganyan, and all. Which led you to be a manginginom missis, and all. Ganon. Hindi namin alam yung mga detalyeng yan. Pero what we know is that, pamilyado ka. Mabait yung asawa mo, wala kang kinuwentong hindi maganda. Wala kang kinuwentong hindi maganda tungkol sa asawa mo. May tatlo kang anak. Mm-mm. At dapat itigil mo na yan. Yun lang yung dapat nating, yun. Mm-mm, yun tama. Yun. At yung tinatanong mo sa amin kung papaano gagawin, ito na nga, tingnan na natin doon sa aspetong ang daming ka turn off din kay Brandon eh. Let's say hindi ka pamilyadong babae, mm-mm, napadikit ka lang doon sa tropa, tas kung ang dami-dami ng masasakit na salita na sinabi, di ba? Tapos, doon na tayo sa, tama naman actually, in fairness, tama naman lahat ng mga sinabi ni Brandon. Correct. Di ba? Ni Brando pala. Di ba? So, yun yung isa buhay mo na rin lahat ng mga sinabi niya na, totoo naman, may pamilya ka. Mm. Totoo naman na nakakadiri kasi may tropa mga, niya pa. Oo, mga ganun-ganun. Hindi ka man lang lumayo-layo na. Oo. Ikaw nga mismo kay Brando, hindi ka lumayo eh. Di ba sabi nga, huwag ka magkakalat sa sarili mong bakuran. Ano ba, girl? Oo, ganun yung nangyayari. Ganun yung nangyayari. Layo-layo ka kasi naamoy ng marami. True. Diba? Tika, lahat nababahuan sila pag gano'n. Oo, tama. Dapat malalayo. kaya nga yung mga iba, pag nangangabit sila, kahit nakatira sila sa Pasay, saan sila nagde-date? Marky Mall, Pampanga. Kasi yung tagong-tago, walang makakakilala. Kasi kailangan malayo. Hindi pwedeng yung malapit. Ano, burr? Pero syempre, mali yun, di ba? Wag kang ngabit sa madaling salita. Of course. Yung sinabi mo na sana hindi ka husgahan ng mga nakikinig sa atin ngayon at kahit nang tambalan, hindi mo makokontrol yun. Oo, hindi mo maiiwasan yun. Actually, kapulutan mo lang ang kagandahan itong bashing na mangyayari sa'yo ngayon. Correct. Yung mga bashing na mababasa mo. Kapag pinost na ito sa Tambalan Facebook page. Yes, yan. Tingnan mo sa anggulong, baka sakaling matauhan ka. Mm. Diba? Masasaktan ka sa sasabihin ng mga tao. Pero sana yung effect nito sa'yo ay magkaroon ng realization na magtinu na. Yarn. Na bumalik na at maging loyal sa asawa mo. Mm-hmm. Diba? Minsan hanggat hindi kasi tayo nasasaktan, hindi tayo natatauhan. Correct. Hanggat hindi tayo nahuhuli. Yan. At hindi tayo nasasabunutan. Yan. Diba? Hindi tayo napapahiya. Hindi yan. Tayo titino. Correct. Diba? So, what you don't know won't hurt you. Yan. Sige lang ng sige. Yan. Kahit na mali. Naku! O, diba? Bukas, naku partner, may parada. Na mga shubet. Naku! Ikaw ang may hawak ng tarpaulin. Oh, hindi, trumpet partner. Para ay, kitang, ikaw na. Oh. Sige. May trumpet. Ano yung malaking diba? Instrumento? Oh, yun. Yung basa, hindi trumpet, yung basa yung... Malaking trumpet. Yung malaking yung... Baho. Oo, yung sinasabit sa katawan. Oo, diba? Sinasabit sa katawan. Tapos yung tunog, kabe. Yan yung tunog. Parang barkong dadaong, ha? Malande. Ang galing ng effects mo. Oh, bet. Ganun.
Malanda. Ganon yung tunog. Galing sa trumpeta mo. Ganon na yun ganon. Yun yung hawak mo bukas, ha? Yun yung assignment mo bukas. Oh. Kailan ba yung bukas yung bukas parada? Bukas yung parada, 8 a.m. Okay lang kahit di ka makikita. Saan assembly point? Dito sa may Quirino. Kasi madami-dami daw kayo. Diba? Sana wag mula na. Ano suotin lang damit? Ano ba? Lahat nakaputi? Hindi. Ah, hindi. Wag ayaw, pure. Nakakahiya naman puti kayo. Masadong pure. Oh. Nakakahiya naman. Masadong kontra sa tunay na ugali. Hindi na lang tayo itim. Itim. Mag-itim tayong lahat. Para din hindi isipin na political rally. Wala namang itim na, wala namang association with any color. Yes, diba? Yes. So itim. Yan. Tapos sa'yo yung, lahat kayo may hawak na trumpet eh. Iba-iba level ng kalandian. So kung medyo pa-start ka pa lang, pa-umpisa, attend ka rin. Kasi welcome ka na rin. Kasi papunta ka na dun eh. Diretso na natin. Huwag na lang magpaligoy-ligoy pa. Kunwari ka pa nag-iisip, eh dun ka rin naman pupunta, lalandi ka rin. Diba? Yung mga ganun, so, hanapin mo si Selena. Yung mga papunta pa lang sa paglande o pagkabit, maliliit lang yung hawak nilang trumpet. Yan, yan. Yun, yung ikaw yung full-blown na yung sayo, na manginginom, may tatlong anak. Lantaran na sa bakuran lang. Correct. Alam na kamag-anak na lumalandi, diba? Pero sige lang. Correct, yan. Sa'yo yung malaking trumpet. Yan, yan. So yan. Yung pag nag-gather na sa Carino Grandstand, depende sa level ng kasalanan, yung laki ng trumpeta. Yan. Tapos maglalakad kayo ngayon. Oo. Sama-sama kayo niyan. Madali naman makapasok dyan eh. Yun lang yung mga qualifications. Yung mga binanggit namin. Malandi ka ba? May asawa ka pero lumalandi ka ng iba. Ilan ang mga anak mo pero malandi ka pa rin. Diba? Yun lang na mga... Pag na-check mo, pag yes lahat, pasok ka na. Yung QR code mo nakalagay, beep, 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 beep. Pasok! May mga tunog lahat. High-tech na kasi. Registered ka na. Registered. Matic. Nandun ka na sa Google Sheet. Ha? Tapos isipin na ng instrumentong dadalhin mo. So, depende nga sa level. Pag medyo nag-iisip pa lang kung makakagabit, xylophone. Yan. Okay, yung ano, triangle. Yung triangle. Yan. Maliit lang. Ganun diba? Lang. Kapag ka medyo lumalandi na, ano na to, maracas. May kailangan yung bakit na may pagkembot na sumasayaw. Maracas, ganyan. Ganun. Pero paano kunyari, nag-text lang? Okay, nag-message? Nag-message, nag-reply? Oo. Wind chimes, pwede. Wind chimes, pwede. Or, alam ko na, ringtone lang yung kanya. Hindi kailangan na instrument. Ringtone, pwede na. Pili ka. Ganun. Yan yung levels. Sipin mo, may ganun. Nagsimula sa ringtone, papunta sa sa triangle, maracas, xylophone, hanggang sa drum and lyre. Diba? Hanggang yung sayo, pinaka-mataas na level. Diba? Trumpet na nakasabit sa balikat, katawan. Diba? Diba? Yung nangunguna sa fiestahan. Yan, ganun. Sa parada sa fiesta. True. Diba? Yung hindi kompleto ang hindi kompleto ang lakad kung wala siya. Diba? Ganun. Ganong level. Wala sa judge. Hindi kami ginajudge. Hindi kami ginajudge siya. Nabalitaan lang namin yung parada ng mga kabit bukas. Ang aga nga ng assembly. Sana magising kayo agad. Laging gising yung mga yan. Ay, sa bagay. Alert pa yung mga yan. Ay, sa bagay. Makikita daw kami sa weekend. Ganun correct, sila ka-alert. Lagi nakatingin sa phone. Diba? Reply agad. Ay, yung misis daw. Aalis, may Christmas party. Pwede daw kami magkita. Ganyan. Tama. Always on the go. Sa bagay. Agahan pa natin. Gawin na nating 3 a.m. Para tulog pa lang lahat. Ganyan. Walang panghusga. Anong parada to? Oo, correct. Diba? Walang makakakita. Kayo-kayo lang. O, tama. 3 a.m. na lang. I-suggest ko din sa organizer. Wait lang ha. Text ko. Bago seryoso. Ba sa seryoso yung usapan natin, partner. No? At ang haba ng minutong inilaan natin. Ha? Para dun sa parada ng mga kabit, di ba? Well, alam mo, you know what to do. Alam yes, mo, yes. Actually, yun naman talaga yung nangyayari sa kwento ng Mahiwagang Burnay. We always know what to do, but hindi natin ginagawa. Yes. Hindi natin ginagawa. Diba? Hindi natin ginagawa kahit alam naman natin yung kailangan natin gawin. Kailangan pang may magsabi. Minsan nga kahit sinabihan na tayo, minsan nga yung mga kaibigan natin, sawang-sawa nakakasabi sa atin. Diba? Minsan nga ganun na yung mga ganap. Pero hindi pa rin natin ina-apply sa buhay Pero natin. Pero hindi pa rin natin ina-apply. Correct. Kailangan mo lang talaga masaktan. At malay mo, isa sa mga comments ng mga tambalanista natin ngayon sa FB Live, pwede. Ay magpa-realize sa'yo, natigilan na ang lahat. Alam mo, magaling din yung tadhana eh.
'Di ba? Yung matik na umayaw si Brandon. Ayoko. 'Di ba? Bumalik ka na sa asawa mo. Correct. Yun pala ma-realize mo na na oo nga no, may asawa pala ako. Bakit ko pinipilit yung sarili ko kay Brandon? 'Di ba? So, nakakaloka talaga 'yung bumalik ka na sa asawa mo, balik ka na lang kapag kahiwalay na kayo, 'di ba? Maghihintay kayo ng mga ganun, ng mga hiwalayan. 'Di ba? Everyday pagising mo may mga anak kang inaasikaso mo, may mga anak kang inaasikaso, pero nakalimutan mo may pamilya ka. Pagkatapos mo asikasuhin yung mga anak mo, mag-iisip ka, ay, maglalasing ako mamaya. sino kayang gaganapin kong tropa? Hindi diba? Na, ano, no, hindi na elaborate ni Celine yung talagang saktong ginawa niya. Bakit nagalit yung si Brandon hindi sa kanya? Ang kasi, sinabi niya lang is nadikit dun sa tropa. Oh, yun. Hindi, ano kasi yun eh, ganun kakakilala ni Brandon. Ayun, kasi ganun mo din, doon din nagsimula. Kung doon nagsimula kayo eh. Oo, paano naging kayo? So ngayon, yung pagsandal-sandal mo pa lang, alam na niya yung karakas mo. Actually, kahit nga maghiwalay kayo ni ano, nung mister mo, oo. Yan ay yung mga posibleng maging ghosts ni Brandon. Yes. Magiging ghost niya yan. May isip niya na nagawa mo nga yun sa mister mo, tama, na may tatlo kang anak, papaano pa sa kanya? Tama. At tapos diba may sinabi pa dito eh, partner, na parang hindi pa kayo chismosa tayo. Ito talaga. Sabi niya, ano sabi? Ito yung ano, best friend and lover rolled into one, na humaling ako sa kanya to the point na inisip ko makipaghiwalay sa asawa ko. Oo. Hindi siya pumayag kasi wala pa daw kaming 1 month at wala pa daw akong trabaho. Ba't kailangan ikaw yung may trabaho, girl? Nako. Wala siyang balak buhayin ka. May tatlo kang jugets. Nako. Diba? Ito na naman partner, yung mga kumuha ka ng bato, ipupukpok mo sa sarili mo. Nakakakuha ka ng dollars. Isipin tapos mo. Ngayon, maghahanap ka ng Chenlin Boom Boom Lay na ikaw pa yung maghahanap ng work. Oh, nako. My God. Dadating ang panahon sa sobrang pagod mo sa work, papangit ka. Iiwan ka ni Brando. Ano ba, girl? Ang daming red flags. Tama, ang daming indikasyon na dapat mo na talagang tigilan. True. Again, alam mo naman yung gagawin mo. Kailangan mo lang simulan. Correct. Diba? Gawin mo na. Oo, gawin mo na. Huwag mo na hanapin si Brando alam araw-araw. Mo, ito, babalik tayo dun sa sinasabi natin ito lagi sa mga tambalinista natin. As you grow in your relationship with your husbands or wives, nag-iiba-iba ng sitwasyon, nag-iiba-iba ng mga challenges na kinakaharap. Mm. So nag-iiba din yung mga levels of pagmamahal. Lumalalim yan eh. So kung naghahanap ka ng kalinga, naghahanap ka ng parang ibang level of relationship. Ng init. Pwede mo naman makukuha mo rin naman yan sa mister mo eh. Tama. Sa totoo lang. Correct. Yun talaga yun. Kailangan nyo lang pag-aralan kung paano magle-level up. Diba? How you will do it. Correct. Marami ng ways and means. Ano ba? Kumbaga, kung naghahanap ka ng talong, pare-parehong talong yan. Correct. So, doon ka na lang sa asawa mo. Hindi ka pa nagkasala. Hindi pa nagkasala. Hindi pa masakit yung ulo mo. Hindi ka pa ninenerbios. Hindi ka huhusgahan. Hindi pa patago yung mga yapos. Tama. Diba? Isipin mo, naglalakad naman. Inuman, diba? Nandyan yung si Brando. Oo. Pipisili mo yung puwet. Ganun. Mga pa ganun-ganun ka lang. Mga patago lang. Siyempre, exciting yan. Diba? Totoo. Yun naman yung ano eh. Yun naman yung kaya nagko-continue sa ganyan kasi na-excite sila. Gusto nila yung feeling of ano, feeling of exhilaration. Gusto nila yung feeling na nininerbyo sila yung mga ganyan. Kung ganyan, girl, sumakay ka na roller coaster, walang seatbelt. Mag-bungee jump kang walang harness. Ang daming mga paraan para ma-excite ka, girl, nang hindi ka gagawa ng kasalanan. Sarili mo lang ang mapapahamak. Ang daming mapapahamak dito. Correct. Buti nga, hindi ka pa nahuhuli. Naku, yung so, buti na lang natigil na before it even, di ba, magnified. Mm. Di ba? Totoo yun, no? Yung sitwasyon na itinuturo sa'yo ni Brandon, tanggapin mo na yun na hindi kayo. Tapos, isa pang balikan lang din natin, partner, yung sinabi mo kanina na ikaw yung kailangan magtrabaho. I wonder kung may trabaho ka ngayon. Ayun na so, nga, ibig sabihin ito, kung wala kang trabaho ngayon, doon ka naka-depend sa mister mo. Sa mister mo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para ma-sustain ang needs mo at ang needs sa mga jugets mo. So, isipin mo ngayon. So, yung lahat ng pinapadala ng asawa mo, ay ginagastos nyo ni Brando. Correct. Alam mo, ang dapat na mag-focus. Nakakahiya. Nakakahiya talaga, promise. Hiyang-hiya talaga ako. Promise. Nakaka-lurky diba? Ka talaga. Oo, di ba? So kailangan mo lang talaga may magtuktok sa ulo mo. Correct. Ng malaking trumpet na gagamitin sa parada ng mga kabet.
Diba? Ganon, girl. Huwag mo nang hintayin pang ano, mapahama ka ng husto. Yes. Bago mo ma-realize yung ano, yung tama mong gawin. Yung dapat na, dapat mong gawin. Yes. Diba? At saka, if that's really a problem, yung physical intimacy, yung physical contact, then this is something that your husband should know. Tama. Baka naman it's about time. Gano'ng katagal na ba siya sa ibang bansa? Baka naman it's about time. Diba? Yung bang mga gano'n? Alam mo, hinahanap ko na. Oo. Uwi diba? Ka naman dito 1 week lang. Hirap na ako sa mga... Diba? Yung mga gano'n, isettle mo yun through your husband. Mm-mm. Hindi yung through maghahanap ka ng ibang kekemehen. Tama. Oh, diba? Tapos magtataka ka, bakit ikaw yung pinakalmalaking trumpet sa parada ng mga kabet? Ang dami mong na-check sa checklist kasi, girl. Qualified na qualified, qualified ka. Na qualified. Pwede ka nga maging officer eh. Ay, naka, nakakaloka. You know what to do, Celine, and please do it. Doon lagi tayo, doon lagi tayo, doon sa side ng doing what is right. And tama. Doing what, doing kind, being kind, being good. Tama. Yan. Salamat. So stop it, stop it. And thank you, dahil nag-share ka ng kwentong yan, aliw kaming lahat. Ayan. Yes. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Christopher. Na nagpapaalala... Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!